inikutan ko po yung mga scholar natin. Opo. Opo. Gusto ko po silang kumustahin. Kumusta po yung scholar natin? Okay na po. Nakapag-enroll na po siya ng grade 12. Mm-hmm. Magmamodule na po sila. Okay. Nasaan po siya? JM, tawag mo si Meme. Magandang hapon. Mm, so, kumusta yung enrollment? Okay na, ma'am. Okay. Nagmo-module na po. Okay. So, may isang linggo na? Wala pa po. Ah, magmo-module pa lang. Okay. Kumusta? Kumusta yung pakiramdam mo? Okay na yung pakiramdam mo? Okay, pa bumabawi na po sa pagkain. Hindi ko... Nay, sorry ha. Hindi ko alam pa paano ko i-ano sa inyo yung balita eh. Paano po ba yun? Na, na-PM na sa'yo? Hindi po na. So walang nag-PM sa'yo sa mga co-scholars mo? Ah, okay. Nay, ganito po. Hindi ko po alam pa paano ko po i-ano sa inyo iparating yung balita, Nay. Diretsuhin ko na po kayo, no? Kung meron tayong rules, Nay. So nagpulong po lahat ng mga scholars na pagdesisyonan po lahat na tanggalin po si ate, yung anak niyo. Sana man lang nagpunta doon si nanay. Bakit po? Yun nga po, kasi may rules po ano. Tsaka sinasabi po ng mga scholars, may attitude po yung anak niyo. Tapos, hindi daw nakikipag-cooperate. Ako, hindi ko kayang ipahatid sa inyo yung balita kasi nga, masakit sa akin, kaya lang, para matuto yung mga ibang scholar, kailangan kong gawin to. Nay, ang totoo lang po, 5 po ang matatanggal. Ang totoo lang po talaga, ayaw ko lang po sabihin sa inyo, parang di na po kasi kakayanin ang budget po ng Techram Scholar yung mga scholars, kaya po nagbabawas po kami 5. So napagmitingan po ng mga scholars, si Ate Rene May naman daw po ay may kakayanan sa buhay. May kakayanan naman daw po kayo na mapag-aral po siya. Kasi po yun ang po pag-asa mo, magpag-aral po, makapagtapos po. Okay lang yan, Nay. Okay lang yan, Nay. Kaya ayaw ko sana kayong i-prank eh. Oh no! Ano naman? Ngayong week, orientation pa lang po siya. Okay, yung sa inyo kaka-start lang na yun. Opo. Kay Kuya Angelo at saka si Kuya Wendell, halos isang buwan na sila. No? Nauna po sila. Pati kay Hazel. Tsaka po si Ate Hazel, okay. Isa-isa, kinakamusta ko kayo mga scholars. At nauna nga si Kuya Angelo, si Ate Mary Chris, si Kuya Wendell. So kayo nga yung next. Napabilis lang nauna si Kuya Wendell dahil merong hindi magandang balita na iparating sa amin, no? Kaya nauna siya kahit mas malapit kayo sa akin. Meron nga kaming dalang hindi ding magandang balita. Kaya kinakabahan ako eh. Kahapon pa po. Kahapon pa. Pero sa mga subject, Ate Shin, okay lang? Okay ka lang?
Kayang-kaya? Sa ano po, sa major stab lang po talaga ako nahihirapan. Si Ate Myla nakapag ano na? Opo. Okay. Mamaya po may klase. Ano bang gusto niyo malaman mo na? Good news o bad news? Bad news po muna. Kasi lahat kayo talaga, siyempre gusto ko dahil pasokan na, lahat kayo ay makamusta ko, no? At kaya lang may konting ano lang tayo. Hindi ko alam kung malaki o konting problema, pero para sa akin masakit eh. Ah, diretsyon ko na, ayoko magpaligoy-ligoy, no? Si Kuya Angelo tsaka si Ate Mary Chris, tinanggal ko sila sa ano. Kasi nga, dahil nga yung budget natin parang hindi kaya ng Tecram Scholars, so nagtanggal kami ng 5. So yung 3 natanggal ko na, so meron pa pong 2. So paano kung kayo yung ay bakit? Sa tingin ko, kayo yung matalino, kayang-kaya nyo naman. Okay lang. Okay lang. Okay lang, ba't ka naiyak? Kahit hindi po ganun ka. Kasi sa totoo lang, masakit naman po talaga. Pero wala po kaming tingnan mo na. Sabi mo, okay lang. Tatanggapin na lang po namin. Sorry. Sana mapatawad niyo ako. Naiintindihan naman po namin. Okay ka lang, Ate Myla? Paano natin sasabihin kay nanay? Baka pwedeng tawagan siya. Okay. Hindi ko alam pa paano ko sasabihin kay nanay eh. Sige. Ayun na po sabi. Ikaw? Si Ate Shane na lang. Ate Shane, ikaw na magsabi kay nanay. Paano po niyo masusuportahan yung dalawa ngayon, Nay? Meron po ba kayong ibang pwedeng maanoan? Wala po. Tatang niya. Oo nga po pala yan. Wala naman. Kaya kung hindi nyo naman inano si Myla, hindi naman talaga hindi kaya ng tatay niya eh. Hindi na talaga kaya. Hindi naman nakapag-ano. Wala naman siyang trabaho. Pero tutuusin lang po, ang naisip lang po naming tanggalin si Ate Myla. Ayoko naman pong si Ate Myla tapos si Ate Shane eh, iba po. Ako na lang po. Tapos mag-aaral siya. Okay lang ba yan? Hindi, okay. Si Myla na lang tanggalin niyo. Okay. Kasi siya nakapag-ano na siya. Bali ako 2 taon na siya. Siya nag-uumpisa pa lang. At saka, ano na siya? Ate ko po may asawa. Ako na lang po yung natira. Eh, tatay ko po matanda na. Kaya, need ko rin po kasi magtrabaho. Wala lang po mapasukan. Naiyak naman ako. Alam niya naman gano'n ko kayo kamahal. Alam niya naman gano'n ako nangarap sa inyo. Gusto ko hanggang dulo. Kasama ko kayo pero sa tingin ko hindi ko kaya talaga. Una pa man, di ba sabi ko sa inyo, hawak kamay tayo, magtutulungan tayo hanggat makuha nyo o makamit nyo yung mga pangarap nyo. I'm very, 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 very sorry talaga, nanay. I'm very, very, very sorry, Ate Shane. I'm very, very sorry, Ate Myla. Na-prank ko po kayo.
May nasabi po sila na hindi ko alam pa paano kaya. Baka sinanay ko kasi. Pero okay na kayo. Okay lang ako. Okay? Oo. May rules po kasi kami. Oo. Alam mo yun, Ate Dina, di ba? Okay. So napag-usapan po lahat po ng scholar na huwag po kayo magalit sa akin. Hindi, okay lang yun. Okay? Oo. Diretsyan ko na po. Magtatanggal po kaming lima. Isa po si Ate Dina sa na pagbutuhan po. Dahil po sa mga paglabag ng rules. Wala tayong magagawa kung meron man o ano. Si Tito Jun po, ako po talaga ayaw ko, hindi ko kayang iparating po sa inyo yung balita. Nay, pero sa tingin po nila, may kakayanan po kayo na ipagpatuloy po nyo yung pag-aaral po ni Ate Dina. Masakit po sa akin, Nay. Alam nyo, halos di po ako nakatulog ng isang linggo nung napagbutuhan po yan. Pero lumipas po yung mga araw. So, sabi ko, kailangan tanggapin, kailangan sabihin, kailangan sabihin kay Nanay para matuto po yung mga ibang mga scholars natin. Ano po ba ang nagawa ng anak ko? Po. Kasi nga po, sabi po nila, pasaway ka daw. Pasaway ka, anak? May nagawa ka ba sa kanila? Huwag kang iyak. Talagang ganun lang. Ayun, mapapayak mo pa ako. Tapos ang malaking problema, Nay, magsabi ka ng totoo, Ate Dina, ha? May relasyon kayo ni Kuya Melvin? Mamamanugan kita, Melvin. Wala po. Sabi po nila, Benny, mamamanugan kita, Benny. Wala po. Wala? Sabi nila kasi may parang nag-chat-chat-chat kayo, dalawa? Chat-chat ka na? Hindi ko na nga po alam kay Sonia Melvin. Ben, mamamanugan kita, Ben! hindi totoo. May boyfriend ka na? Wala ko. Ha? Parang masama yung loob mo, parang gusto mo na. Hindi ba, John? Itawan na lang natin ng problema. Kayanin yung dapat kayanin. Nay, pasensya na po. I'm very sorry po. Wala tayong magawa kung ganun talaga. Ate Dina, sorry ha. Masakit. Pero wala talaga kayong relasyon ni Kuya Melvin. Wala po. Ba't sabi nila? Wala po. Tatawanan ko na lang ang problema. Kasi pero kaya pa naman, Nay, kahit matanggal si Ate Dina sa ano? Siguro naman kung ano, mas magandang na tutulungan nyo kasi medyo hindi na ako masyadong pagod. Pero kung talagang gano'n na tayo magawa. Magpasalamat pa rin tayo sa taas kung anong nangyayari. Mahirap man pero tanggapin. Diba? Wala tayong magawa. Talagang ganyan lang. Ate Dina, ano yung gusto mo sabihin sa mga co-scholars mo? Kung may nagawa mo po ako, humingi na lang po ako na sorry. Kung matanggal na to, okay lang. I'm very sorry, Ate Dina. Sorry talaga. Ayos na ito, anak. Sorry talaga na prank ka namin. Ate Dina, sorry. Pasensya ka na, hindi naman. Ano?